Halina't samahan niyo na ako mga katiit sa pagbabasa ng sign ng kasamahan natin na taga Bicol. At ito yung sign sa area ni Sir. Maayos naman at maganda kaya maswerte ang grupo na ito na mabibigyan natin ng assessment reading sa araw na ito base sa sign sa area niya. Ayan mga katiit. Ayos yung mga sign sa area niya. Klaro naman yung mga pagka-engrave. Kaya minamagatan ko pala itong Japanese treasure, crab head marker, assessment 146. Sa madaling salita, ang 146 ang grupo na ito. At sana, bago natin ituloy ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Nang sa ganun, updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa mga lecture mga katiits. Dito lang yan mga madam at mga sir. Mag-subscribe lang po. Salamat sa inyong lahat. At ganoon din dito sa Facebook page kong Code Reader Official. Dito lang din yan. Pakipindot lang po. At salamat sa inyong lahat. Sa mga gustong magpabasa na mga science area ninyo mga madam at mga sir, ito lang ang pinaka-mechanic. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Pero sign lang sa pang-ibabaw muna ang babasahin ko. At hindi ako nagbabasa sa sign na nakukuha ninyo sa ilalim. Baka next year, bigyan natin ng panahon yan. Pero sa ngayon, sign muna sa ibabaw. At sana dapat klaro at legit ang mga sign na ipapasa ninyo sa akin. Nang sa ganon, hindi masayang ang oras natin pareho-pareho. Ayan lang mga katiits. At bago natin umpisan ang content na ito, mag-intro muna tayo mga katiits. Let's do this! Okay, ito na mga madam at mga sir. At saka sa lahat ng mga kasama natin na katiits na gusto matuto, sabayan nyo na ang mga simple lecture kong ito. Dito ko pala nakuha ang pamagat na ito na crab head marker sa sign na ito. Ayan. Kung mapapansin natin mga katiits, para siyang ulo ng alimango. Ayan siya. Na naka-engrave sa gilid. Kung saan ang pinakakatawan niya ay malapad. Ayan. Base ito sa experience ko dahil naka-encounter na kami ng ganitong mga sign. Ayan. Sa madaling salita sir, may cave or chamber ang area mo dyan. Dahil yung na-experience namin, nabuksan namin yung chamber at nagtuturo pa ng sign na patanil. Pero ganun pa man, dito tayo sa sign mo kung saan itong sign na ito, ayan siya, yan ang nagsasabi na may chamber sa area kung saan ito nakaharap. Dahil yung isang mata para siyang arrowhead at sumuporta siya dito sa pinakagilid. Ayan siya, ayan. Sa madaling salita, dalawa ang target sa area mong ito. Isa ang nasa harapan at isa ang nasa gilid. Pero ganun pa man, kailangan mo pa rin mag-down para maabot mo ang pinakatakip kung saan ito yung pinakasimbolo or symbol na ginamit nila na malapad at yung pagka-engrave na sa gilid lang. Nandito, ibig sabihin, tinakpan ang chamber na yan or cave ng malaking bato at nasa ilalim mismo ang chamber na yan. Dahil kung ibase natin sa symbol nga ng crab sign or crab marker, palaging nasa ilalim ng tubig yan ang mga crab na yan na nakatira at
nagsisiksik yan or sumisiksik yan sa bato. Kaya yun ang sundan natin. At base rin talaga sa experience ko na nakabukas na ako. Nasarapan lang ang target yan, sir. Down ka lang muna ng 7 feet or 9 feet dahil ganun kalalim ang nabuksan namin. At dito naman tayo. Ang sign na ito, mga ka-TH, sign ito ng gilid ng sapa eh. Kung saan nagbibigay siya ng reference marker, oh, ayan, oh, or target area. Ganun pa man, hindi ko alam kung saan banda ito na tisdig nila, saang area ito. Pero base dito sa sign na ito, ay sapa, magkabila ang target. Ayan ang assessment rating ko dito. At dito naman tayo, sapa rin ito, at nagbibigay siya ng reference target. Ayan ang assessment rating ko dito. Kung saan ito nakatingin, sir, banda dito sa gilid, hindi magkalayo or hindi magkalayo, may sinasabi siyang reference supporting sign pag mga ganito. Dito naman tayo, para siyang ulo ng pating, kung saan ang lodlock position niya ay naka-slant. Ibig sabihin, pabalik ka doon banda sa pababa, sir. Kung saan ito pa-slant, sundan mo lang. Ah, okay, ito yung bato na ano, yung crab head, oh. Kung saan nakatingin din dito banda, sir. Balikan natin. Ito siya. Nandito pala yung pwesto niya. Ayan, oh, nakatingin siya sa bandang gilid. Ah, okay, ganito yan, sir. Supporting sign ito na mag-slant ka simula dito sa bato na ito. At ang matutumbok mo ang tinitignan nito, malamang sure ball, may cave talaga ang area banda dito or chamber na tinakpan ng malaking bato. Ang tanong, kung may laman ba yan? Ayan ang final assessment rating ko dito sa sign na ito. At dito naman tayo, para siyang X. Ayan o. At may dot. Ang ganitong mga sign, mga ka-TH, indicator ito ng deposit underwater. Sa madaling salita, ang target mo dyan, sir, nasa ilalim ng tubig. Bantayan mo lang ang dot na ito kung saan siya nakaharap. Kung nakaharap ito sa area dito banda, kung saan sinuportahan siya ng ulo ng or mukha ng alimasag, crab, yan. At sinuportahan siya ulit dito, ibig sabihin, ang deposito nandito banda talaga. Kung itong butas na ito nakatingin dito sa area na ito, yan ang final assessment rating ko dito. At dito naman tayo, pag mga ganitong sign na hindi naman klaro, medyo past tayo dyan. At dito naman tayo, okay, nasa ito pala yung mga ka-TH, ang sign na ito. Nasaan na yun? Ayan siya, inabot na siya ng tubig. Ibig sabihin, dry pala ang area na ito nung una. Nasa gilid ito ng sapa. Okay, ang gagawin mo nito, sir, abantayan mo ang side by side dahil may dot din dito sa baba. Dahil ito yung mga supporting sign na landmark sa area na kung saan sinasabi niyang may target or object sa gilid ng sapa, side by side. Balikan natin yung isang ito. Ah, okay, dahil yung pinaka sinasabi kong arrowhead sinuportahan dito sa kanto na ito, dito banda yan kung saan tinitignan itong ulo ng parang pating at ang buong mukha niya nakatingin dito. Suma di total, sir, side by side talaga ang target mo sa area mo. Ayan, base dito sa supporting sign, ganito yan. Isa sa harapan dito at isa din dito sa harapan dito, base dito sa sign na ito. Ayan, isa dito sa gilid na ito at isa doon sa tinignan niya. At dito mo makukuha yan sa sign na ito. Isa dyan at isa rin dito. Dalawa ang target sa area mo.
Sa madaling salita, nasa taas ang isa, ang isa nasa baba. Ayan ang final assessment rating ko dyan. At dito naman tayo mga ka-teach. Pag mga ganitong sign, travel sign ito sir, pasok ito sa travel sign, ang hugis niya. Travel next sign, maghanap ka pa ng ibang sign sa area kung saan mga supporting sign lang ito mga ka-teach. At dito naman tayo, para siyang likod ng pagong na bitak-bitak. Ayan siya. Ang pinaka-general meaning nito mga ka-teach, base ito sa sinabi sa akin ng mentor ko, pag mga ganitong sign na nagkabitak-bitak, lalo't hugis siya likod ng pagong, ibig sabihin, ang area mo na yan dyan, sir, ay binardown or pinaguho. Yan ang assessment reading ko dito sa sign na ito. At dito naman tayo ulit. Para siyang katawan ng crab or alimasag, alimango. Ayan o, ang hugis niya. Ang pinaka-meaning nito, general meaning nito ay cave or chamber. So, balit, wala siyang mata, wala siyang direksyon. Supporting sign lang ito sa sinasabi dito sa sana yon. Ulo ng, balikan natin ulit para maintindihan talaga ninyo mga ka-teach. Ayun o, ulo ng crab or alimasag, alimango. Ayan, ibig sabihin ito yung ulo at yung katawan niya, naghiwalay sila. Pero indicator na rin ito ng may cave ang area mo. Ito, yan yung sinasabi sa landmark na ito. Kaya tama yung ginawa nilang sign sa area na pinaghiwalay ang katawan at saka ulo. Dahil kung isasama nila, ibig sabihin hindi na magkalayo ang target na sinasabi nila. So balit pinaghiwalay, ibig sabihin indicator na rin or palatandaan na rin na magkahiwalay-hiwalay ang target sa area mo. Ang final assessment reading ko rito, supporting sign ito ng may cave or chamber sa area mo. At dito naman tayo, kung mapapansin natin, para siyang tagos ba itong biyak na ito? Kasi kung tagos ito, sapa ito. Ayan. Ibig sabihin, sapa, may dalawang object sa gilid, ay malamang ito na yung sinasabi dito sa sign na ito. Balikan natin uli. Nasa ganun. Ito, side by side. Ito na yung sinasabi doon sa parang sword sign or espada na magkabilaan na target. Kasi base dito sa sign nito, isa dito sa mismong gilid at isa rin mismo dito sa harapan. Nagtutulong-tulungan talaga ang mga sign mga ka-teach. Nang sa ganun, ipapaintindi sa atin na nandito or nandoon ang mga target. Ayan o, sapa. Dito sa kabila. Sa kabila. Pero ganun pa man, buka ang bibig niya, ay isang area ang tinuturo sa sign na ito. Pero ang pinakalikod niya, nagsasabing dalawa. So balit, ang buong hugis niya parang pagong, cave pa rin or chamber ang sinabi dito sa sign nito kung saan nasa harap nito ang isang target. Sa madaling salita, nagbibigay na ito ng direksyon ng isang target. Pero sinuportahan pa sa dito sa likod niya na dalawa ang target sa area mo. Ayan ang final assessment reading ko dito. Dalawang target na magkahiwalay kasi hinati ng sign na ito sa pao. Para siyang sword sign. Ayan o. Pero ang isa nandito na sa baba na ito. Indicator sign ng cave or chamber. Okay. Tapos na pala tayo mga ka-teach. Sana sa pagtatapos dito sa content natin ito, may nakuha kayong mga idea at nadagdagan ang inyong kalaman. Nang sa ganun, may apply ninyo sa mga area ninyo mga ka-teach. Dito sa Crabhead Marker Assessment Trading 146. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.